negosho, 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 negosho. Dito sa Pilipinas, patok na patok talaga ang pagnenegosyo. Iba't ibang mga uri. Mayroong small, medium, and large enterprises. Dahil sa nararanasang hirap ng buhay, dumagdag pa ang pandemya, ang lahat ay gustong kumayod. Ang lahat ay nais magsumikap. Ang mga negosyong ito ay bahagi ng ating ekonomiya. Ano nga ba ang ekonomiya? Ang ekonomiya ay isang agham panlipunan na may kinalaman sa produksyon, pamamahagi at pagkonsumo ng produkto at serbisyo. Ang ekonomiya ay ang pag-aaral ng tamang paggamit ng limitadong yaman upang magamit ito ng individual na tao, mga negosyante, ating gobyerno at buong bansa. Sa madaling salita, ang mga biyayang kaloob sa atin ng Diyos ay nagagamit at nakakain natin ngayon dahil sa positibong epekto ng ating ekonomiya. Dalawa ang sangay nito, ang microeconomics at macroeconomics. Teka nga, ano nga ba ang mga ito? Ang microeconomics ay tumutukoy sa maliit na bahagi ng ekonomiya, pwedeng sa iisang negosyo lang, bahay, o trabaho. Focus nito ang factor sa nakakaapekto sa desisyon ng isang tao. Samantalang ang macroeconomics naman ay tumutukoy sa malaking bahagi ng ekonomiya. Sa makatuwid, ang macroeconomics ay patungkol sa buong bansa. Ang macroeconomics policy ay isang patakaran na naglalayong magbigay ng isang matatag na economic environment na nakakatulong sa pagpapaunlad ng malakas at napapanatiling paglago ng ekonomiya. Sa tingin niyo ang mangyayari kapag sobrang dami pera? Oro, ano? Marami ng pera sa Pilipinas. Ganda yun. Bakit ba? Kuya, sa tingin mo ang mangyayari kapag sobra yung pera ng Pilipinas? Mabulo? Thank you po. Okay. Ano sa tingin niyo ang mangyayari kapag sobrang daming pera ng Pilipinas? Siguro yung mga nangungay dito sa Pilipinas mayayaman at siguro wala ang mga problema. Okay, ano sa tingin ninyo ang mangyayari kapag sobrang daming pera sa Pilipinas? Siguro kung maraming pera tayo ngayon dito sa Pilipinas, lahat siguro ng tao hindi na magtatrabaho yan, kaya na karamihan, or else baka mamaya mga tao dito, mga politiko na yan, kanya-kanya ng ano na yan, kanya-kanya ng pondo para sa bulsa nila. Mayroon itong tatlong patakaran na sinusunod. Una, ang monetary policy. May dalawang klase ang monetary policy. Una ay ang expansionary. Kung matamlay o masyadong mahina ang ekonomiya, ito ay kailangang palakasin. Pangalawa ay ang contractionary. Kung masyadong malakas o masigla ang ating ekonomiya, ito ay pahihinaan nila ng bahagya. Ang monetary policy ay kontrolado ng Central Bank o sa Tagalog, Bangko Sentral ng Pilipinas. May dalawang pagpipilian ng Bangko Sentral ng Pilipinas upang maipatupad ang monetary policy. Ito ay ang interest rates at ang money supply. Kung tataas ang interest rates, mas kakaunti ang economic activities. Gayunpaman, kung mas mababa ang interest rates, ay mas dadami ang economic activities. Habang ang money supply naman ay ang pagkontrol ng pera na tumatakbo sa loob ng ekonomiya. Mas maraming pera ang nasa loob, mas mababa ang halaga nito, habang kung mas kaunti naman ay mas malaki. Ngayon, alam na ba natin kung bakit hindi pwedeng mag-print ng pera at ipambayad ng utang? Pangalawa ay ang fiscal policy. Tulad ng monetary policy, mayroon din itong dalawang klase, expansionary at contractionary.
kontrolado ito ng gobyerno. Ngunit, ang paraan nila ay magkaiba. Kung ang monetary policy ay gumagamit ng interest rates at money supply, ang fiscal policy naman ay gumagamit ng government spending at taxation. Kapag ang ating gobyerno ay gumastos ng gumastos para sa mga proyekto, ang ating ekonomiya ay lalong sumisigla. Kung kailangan natin magbawas ng economic activities, magbabawas ang gobyerno ng paggastos ng pera. Ang taxation o pagbubuwis ay lifeblood ng gobyerno. Dito, kumukuha ng pondo ang ating gobyerno na nire-regulate ng BIR o Bureau of Internal Revenues. Kung nais pahinain ng gobyerno ang economic activity ng isang bansa, ito ay magpapataw ng mataas na buwis para kumonti ang bumili at paglabas ng pera. Ang huli naman ay ang trade policy. Kapag lumalakas ang economic activity at kailangang maglabas ng pera sa sirkulasyon, ang ginagawa ng ating gobyerno ay nag-i-import. Sa ganitong paraan, lumalabas ang pera natin at nagpapasok naman tayo ng kagamitan galing sa ibang bansa. Pero, paano yun babalik? Ito ay sa pamamagitan ng exportation. Tayo ay nagbebenta ng mga produkto. Sa paraang ito, pumapasok sa atin pabalik ang mga pera. Ngayon, alam na natin ang tatlong uri ng macroeconomics policy. Ang monetary policy, fiscal policy, at trade policy. Sa inyo palagay, ano-anong katangian ang dapat natagay ng isang leader na mamumuno sa isang bansa? Leader dapat, hindi boss. Hindi ka dapat doon magmando. Ang kaya dapat, ikaw yung number one mong ano yung last book at Thank you. Anong katangian ang dapat tataglay ng isang leader na namumuno sa isang bansa? Kailangan siyempre may paniningan sa sarili at saka sa pamamahala niya. Ilamang po. Thank you tayo. Question ko, ano yung tingin ko na katangian ng dapat na leader na matalino, tapos Sapagkat ang bansang Pilipinas ay nakararanas ng pandemya sa kasalukuyan, kailangan natin ng mahusay na pinuno na matinukulan sa ating gobyerno. Ito ay nararapat na mayroong alam sa ekonomiya, lalong-lalo na sa tatlong nabanggit na polisiya. Ikaw, ako, tayo bilang responsableng mamamayan ng ating bansa, dapat maging mapanuri tayo kung sino ang ating ilunok-lok na sa pagkapangulo. Dahil sa kanyang nakasalanan, ang muling pagbangon ng ating ekonomiya tungo sa isang matatag at maunlad na republika ng Pilipinas. Kami ang Group 3 ng mga mag-aaral ng University of Caloocan City ay labis na nagpapasalamat sa graduate school ng EDSA Campus. Taus-puso naming ipinahahayag ang aming pasasalamat sa mga taong tumulong, sumuporta at nakikibahagi sa aming ginawang aktibidad na ito. Sa pinagpipitaga ng Dean ng UCC Graduate School na sa katauhan ni Dr. Melchor Julianes, ay malugod po naming ipinaaabot ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa mga estudyante ng UCC. Sa aming butihing guro sa MBA 304, Economics for Managers na si Dr. Rico Haboya, sa kanyang walang sawang patnubay at gabay sa pagbabahagi ng karunungan at kaalaman, ay maalab po naming sinasambit ang aming pasasalamat.
At higit sa lahat, ang papuri at pasasalamat sa ating dakilang lumikha na siyang nagbigay ng talento sa bawat miyembro upang maisagawa ang video report na ito.